Senator Manny Pacquiao, dating senator, ano? So, hahanapin ko lang tong ano natin. Ano ba nangyari dito, partner? Bakit babalik ng boxing? Kailangan ng pera. Aha. And ang kalaban niya, eto, pakita na natin sa YouTuber, kanita. Sir, nakalagay. Ayan, nasan ba? Eto. Yan na ba yan? So, Manny Pacquiao to fight Korean. Exhibition match. Oo. Manny Pacquiao. Hindi pala professional to. Oo. Manny Pacquiao to fight Korean YouTuber. DKU in exhibition match. Ayan. Filipino boxing legend Manny Pacquiao is set to come out of retirement and return to the ring in an exhibition match opposite Korean YouTuber DKU for later this year. Ayan. Kumbaga, partner, ano to eh, parang yung ginawa ni Mayweather tsaka ni Logan Paul ba? Tama ako? Kundi yes ako po, Logan Paul. So, kumbaga parang gagayahin lang nila, ano? Or ano na siguro to, sir? Entertainment. Pero, pambihira, sabi niya kasi magre-retire na siya eh. Eh, baka naubos kasi sa, ano, election. Kaka 1K? Anong 1K? 1K ayuda. Baga, sa pagka ikaw ay talagang lumahok, tumakbo ka. Lalong-lalo na pagka presidente, yung kanyang, ano, kanyang tinakbo. Eh, talagang kailangan ng pera dyan. Talagang, nako, hindi mo matatawaran ang gagastosing pera dyan sa, ano na yan, sa election na yan. So, siguro, nagbabawi ngayon si Idol Manny Pacquiao, ano? Kaya kailangan kumita, sir. Actually, ito naman, nung bata pa ako, simula nung bata ako, pinapanood ko na yan si Senator Manny Pacquiao. Nung bata ako, kasi kung naalala ko, dun sa Marikina, meron kaming maliit na tindahan sa gilid ng eskwelahan. So ngayon, yung nanay at tatay ko, sa Tondo kami nakatira nun eh. So binabiyahe nila araw-araw, Marikina. Yes, Papa. Balikan ng Tondo. Layo nun, ah. Ang layo nun. Siguro, yung scooter na ano lang, wala pang mga Mio nun eh. Honda Dio, yung ganun pa lang, maliit. Mga 50cc. Binabiyahe nila yon. Gigising sila ng alas 4, aalis na sila ng bahay, makakauwi yon alas 9 na ng gabi. So, sa gabi, namimili kami ng mga paninda, yung mga mais. Ayun, ay may laban tong si Senator, si Idol Manny Pacquiao. Ang gagawin ko, makikinood ako habang namimili kami. Kasi gabi eh. Tapos, inaabangan ko yung mga laban yan. As in, inaabangan ko. Kaya lang, nung presidente na ang kanyang tinakbo, hindi ko na sinuportahan. Kasi alam ko, kulang talaga. Pero yung senator, yan, binoto ko siya dyan. Kung yung siguro, senator siya, 2016. Ako, sir, binoto ko rin kasi Mindanaoan eh. Oo. Binoto ko siya. Pero nung presidente na, sabi ko, hindi na pwede. Hindi na uubra. Kasi merong mga times may mga times na kumbaga nandoon siya sa Senado, nakikipag saagutan. Minsan masasabi mo, o tingnan mo tong si Manny Pacquiao, buti na lang ibinoto natin. Mas matalino pa kaysa doon sa mga ibang mga senador na nandiyan na matagal nang natutul. lapit ba? Oo, matagal nang nakaupo diyan sa Senado. Pero kung papansinin mo yung kung paano siya magdesisyon, eh mas matagal pa siya kaysa sa mga yun. So talagang sinuportahan ko yan hanggang senator. Kaya lang nung presidente na ang tinakbo, ayun, sabi ko, oops, sa gigilid muna. Heavy BM talaga tayo. Sa ano naman, sir, sa ano ko, sa napansin ko talaga nung panahon ng kampanya. 'Di ba, talagang mas dinudumog si Pacquiao eh. Oo. Pag motorcade kaysa kay Lenny. Oo. Mas dinudumog po si Pacquiao, mga kababayan, pag motorcade. Kasi 'yun po yung ano, 'yun po ang aming tinatawag na challenge that time eh. Na sige nga. Kasi sabi
sabi nila Kiko na ang dami doon lang mga tao sa drone, mga ganyan, paggabi. Tapos ang challenge nila Attorney Larry ga doon, hindi, mag-motorcade tayo. Tingnan natin kung sino talaga yung ano, maglalabasan ba yung mga tao. Eh yung kumasalan talaga, sir, itong grupo ni Lacson, ni Isko, kumasa din yan. Si Lenny hindi kumasa. Kumasa man si Lenny, kaso ilang ano lang, ilang mga pagkakataon lang. Si Pacquiao, kumasa din po yan sa ganun. Eh talagang para ano, ang dami talagang tao, sir, makita talaga natin. Mas sa motorcade style ng pangampanya, pangalawa po si Pacquiao. Tapos ang ginawa ni Pacquiao, sir, in more on palengke, talagang ano, house to house. Kumbaga, ano, tao sa tao yung ginawa niyang pangangampanya, mga kababayan. Talagang dinudumog siya. Kaya sabi ko, ano ba yung rason bakit dinudumog si Pacquiao? Tatlo lang yan. Sikat. Una, sikat siya na boxingero, mga kababayan, bakit dinudumog si Pacquiao? Pangalawa, dahil well-known po na namimigay ng 1,000 yan. Lahat po, na, the moment na uy, pupunta siya ng Malabon, pupunta siya ng Caloocan, pupunta siya ng Pasig, sa Palengke banda. Eh, punta ka, sayang 1,000, sir. Diba? 1,000 din yun. Ilang kilong bigas na rin yun. Ilang kilo ng baboy na rin yun. Isa, sabihin natin. Tapos bigas, tapos mga gulay-gulay. O, 2 kainan na rin yun. Ako, pupunta ako dun. Para magpa-picture sa kanya. Dahil idol na talaga siya eh. Ayan. Tapos pangatlo, sir, eh yung talagang bibigay ng suporta sa kanya, siyempre. So, kung suportado mo siya, di ba? Tapos ngayon po mga kababayan, kasi sabi, ako naniniwala ako na kami yung mananalo kasi ang daming tao sa motorcade ko eh. Yun yung ano. Mahirap yun. Yun yung pinaniwalaan niya, sir. Na, eh siyempre, yung mga advisor niya rin sa ano, yung mga ano niya, yung mga... advisor niya sa gilid, sir, yung ano, Sir Manny, ano yan, talagang mananalo tayo niyan, wag kang mag-alala. Hindi, ganun talaga ang mangyayari. Kasi yung mismong kandidato, hindi niya na maano yan eh. Hindi niya na mararamdaman kung dehado ba siya o llamado siya eh. Bakit? Kasi yung mga nakapaligid sa kanya, eh, kahit na, siguro, miski kasi kalyodi, pagkakaguluhan, alam na nila na tumakbo eh, di ba? Hmm. Papapicture na yung mga tao dyan. Aba, malakas pala ako dito ah. Malakas pala ako dito ah. So, ang feeling nila, kada puntahan nila, malakas sila. Pero once kasi, na ikaw ay nagdeklara ng pagtakbo sa pagka-presidente at tapos, nabigyan ka ng pagkakataon dahil kumpleto naman yung dokumento mo, pasado ka naman para tumakbong presidente, so makikilala ka na ng buong ano nun, Pilipinas eh. Kasi ma-inyo news ka na. So yung iba, kagaya ni Calyodi, o pati kay Calyodi, madaming nagpapapicture. Uy, ito yung ano, Kengkoy sa ano, tumatakbong presidente, o papicture tayo. Alam mo naman Pilipino eh, di ba? Kahit na ano, kahit na kay Kengkoy, o papicture tayo, sikat na yan eh. So, kada mapuntahan nila, ang pakiramdam nila, madami talagang umaano sa kanila. Madami talagang sumusuporta sa kanila. Pero pagtalikod na nila, BBM kami. Di ba? Para yung ano, sir, eh, naka-pink eh. Naka-pink tapos nag-ano, naka-tawag nito. Yung mga hinakot, sir, doon sa Bacolod, doon sa, ano, sa Negros. Sa kainan. Pag ano sa kanila eh. May isang... O, kala ko ba BBM ka? Oh. Hindi. Kasi naka-pink, sir. Pag ano eh, pagsagot eh. Kasi nakasalubong eh. Then nakaping kami ngayon pero BBM talaga kami. yung iba ang sagot. No, trabaho lang. Pero ito siguro, itong laban ni Senator Manny Pacquiao, kung lahat ng laban niya sinubaybayan ko, siguro ito lang ang hindi ko susubaybayan dahil alam ko naman na kumbaga ano lang yan eh. Yung for fun lang ang mangyayari dyan eh. Para sa fans lang. Siguro, para kumita na din ulit ng konti, medyo madami-dami ng konti, madami-dami na gastos ni Senator Manny Pacquiao sa kanyang kandidatura. Kaya kailangan bumawi, ano,